Make Me Pregnant, Part 31. A Thorough Point of View. Nanginginig ang mga paa ko, ngunit nagawa ko pa rin makapunta sa kwarto ni na Ate Acacia. Wala akong tigil sa kakakagat ng aking labi, kaya kahit anong oras ay magdurugo na ito. Nangingilid pa rin ang luha ko nang pumasok ako sa loob nito. Nagtama agad ang mga mata namin ni Chari, pero agad ko rin iniwas at binaling ko ang tingin sa matiwasay na natutulog na si Ate. He is really mad. Nakakatakot ang mata niya, yung tipong ako lahat ang sinisi niya, parang gusto niya akong saktan dahil sa ginawa ko sa mag-ina niya. Anak, mahinahong sambit ni Mami habang sininyasan niya ako na lumapit ako sa kanya. Natatakot pa akong lumapit rito dahil baka ipahiya at sampalin lang ako nito dahil sa nangyari sa paborito niyang anak. Anak, may problema ba? Okay na ang ate mo, huwag ka na mag-alala. Tumayo si Mami sa pagkaupo mula sa kama at agad naman akong napaatras sa kinatatayuan kong bahagya dahil natatakot ako na isang sampal ang sumalubong sa akin. Anak, what's wrong? Nagtatakang wika ni Mami dahil sa naging aksyon ko, pero nagulat ako nang yakapin niya ako at pinunasan ang luha sa di ko namalayan na nagsituluan na pala. Shhh, masama ang pakiramdam mo? Umiling lang ako sa tanong ni Mami at napakagat sa labi. Bakit ang hindi galit si na Mami? Hindi pa ba nila alam? Huwag ka nang mag-alala, okay na ang ate mo. Alam mo namang sakitin siya, lalo na yung pagiging hikain niya, pati na rin ang pagkakaroon ng allergy nito sa alikabok. Napalabi ako dahil ngayon ko lang na-realize, hindi ko alam na allergy pala ito sa alikabok at hanggang ngayon pa rin pala ay hinihika siya. Simula nung bata kami, madalas siyang magkasakit at hinihika. Nasa kanya lahat ng atensyon, lalo na ni na lolo at parents ko. Una palang ramdam ko na may favoritism, kaya pumayag ako nung bata ako na sa lola ko na sa side ng mami ko ako mag-stay dahil naramdaman kong out place ako sa bahay noon. Stop crying na. Okay na siya, dumito ka muna, okay? Samahan mo si Chari na bantayan ang ate mo. Hintayin mo na lang magising siya, ha? I will talk to your dad. Dahan-dahan na lang akong tumango at pinunasan ang luha sa mata ko. Naramdaman ko pa ang pagdampi ng labi ni Mami sa aking noo bago nito napagdesisyonan na lumabas ng kwarto ni na Ate. Lumapit ako sa matiwasay na natutulog na si Ate, pero bago ko pa hawiin ang buhok niyang tumapon sa mukha niya ay may marahas na humablot ng braso ko. Muntik mo na namang mapatay ang mag-ina ko. Ganyan ka na ba talaga kasama, Athara? Ha? Mapanuyang saad ni Chari. Gumalaw ang panga nito habang galit na nakatingin sa akin. Napalingon ako sa hawak niyang braso ko na ngayon ay namumula na. Ang higpit ng pagkahawak niya rito. Ang sakit. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin, ha? Nauutal kong saad habang nangingilid na naman ang luha ko. Halo-halo ang sakit na nararamdaman ko, physically and emotionally. Ano ba akala mo, Athara? Kahit hindi mo sinasadya, yan ay hindi ka panipaniwala ni Chari. Kahit anong mangyari, sasaktan ka nito dahil sa ginawa mo sa pinakamamahal na mag-ina niya. Sino ka ba para palagpasin niya ang kasalanan mo? Ex ka lang niya na pinaglaruan at hindi minahal. Nasa isip ko. Athara, alam mo sa sarili mo na hindi lang ito ang unang bisis na ginawa mo ang mga bagay na magpapahamak sa mag-ina ko. He exclaimed. Halatang halata na ang ugat sa liig niya. Sorry, napayuko na lang ako at nag-iiyak dahil namamanhid na ang braso ko. Just fuck, Athara. Stop being immature. Stop being bitter.
If you hate me and your auntie, huwag mong idamay ang anak namin. Immature ba talaga ako? Hindi pa ba talaga ako nag-grow up? Wala naman akong ginawang masama eh. Hindi ako bitter. Tumulong lang naman ako eh. Pero bakit ganito? Oh God, akala ko ba kapag tumulong ka sa ibang tao ay babalik sa'yo ang ginawa mong kabutihan? Pero bakit ganito? Bakit ako ang nagmukhang masama? Fuck shit. Seriously? Sa tingin mo ba hindi masama yung ginawa mong pagpapahamak sa atin mo at sa anak ko? Shit lang, naturingan kang isang nurse pero anong ginawa mo? Sarili mong kadugo ipinapahamak mo. Namumula ang liig niya at halata-halata ang ugat niya. Galit na galit siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay iinsultuhin niya ang profesyon ko. Fuck. I slap him. Huwag mong isali ang profesyon ko rito, Chari. Kahit gaano pa ako kagalit sa inyo ni ate, hindi ko magagawang saktan kayo physically. Lalo na ang mga pamangkin ko, mahal na mahal ko sila. Sa kanila ko binabawi ang pangungulila ko sa pagmamahal niyo ni ate. Kahit mas worse pa sa pagpatay ang ginawa niya sa akin, hindi ko kayo gagantihan at ibubuntong yun sa mga pamangkin ko. Bumuntong hininga ako at ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Ang sakit isipin na nakakatatak na sa isipan nila na wala akong ibang dulot kay ate kung hindi puro kapahamakan. Nakatingin lang ito ng diretso sa akin at unti-unti na nagbabago ang ekspresyon ng mga mata niya. Napalitan ito ng awa. Pasensya na ha. Gusto ko lang naman na makatulong. Tinulungan ko lang naman na mag-usap si Rary kasi ang laki ng utang na loob ko sa kanya. Ate and Rare need to have closure dahil hanggang ngayon, ilang years na ang nakalipas ay masakit pa rin sa kanya ang nangyari sa kanila ni ate. Kapag nangyari ang closure na yun, ma-realize na ni Rare ang dapat niyang ma-realize at piliin na lang ang mag-move on. Ayokong maging katulad siya sa akin eh, yung sobrang tigas na ang puso. Tinuro ko ang dibdib ko kung saan ang lokasyon ng puso. Sumisinghot-singhot na ako dahil sobra na ang pag-iyak ko. Sorry ha, di ko naman kasi akalain na aabot ako sa ganito eh. Ano gusto mong gawin ko, Chari? Ikulong ko sarili ko tapos kumain ng grapes ha, para tamaan ako ng allergy ko hanggang sa hindi na rin ako makahinga at mamatay na lang. Ganun ba? Tangina. Sumagot ka, Chari, para mapatunayan kung wala akong masamang intention sa pamilya mo. Yes, allergy ako sa grapes at gagawin ko lahat para mapatunayan na hindi masama ang intention ko sa kanila. At, Chari, napakagat ako sa sariling labi nang marinig ko ang paos na boses ni ate. Pinahid ko ang luha ko at agad na lumapit kay ate. Chari naman. Ate, I'm sorry. Ayan na naman, tumutulo na naman ang luha ko. Di ko na mapigilan ang emosyon ko. Chari naman. Mapungay-pungay ang mata ni ate na ngayon ay nakatingin sa kanyang asawa. Don't blame here. Wala siyang kasalanan. Iwan mo muna kami, please. Mag-uusap kami. Wala akong narinig sa sagot mula kay Chari at sa halip ay narinig ko na lang ang pagsarado ng pinto. At napatingin ako kay ate na nakangiti ng tipid pero halatang hinang-hina pa rin siya. Ate, sorry. Sorry, di ko naman sinasadya eh. Hawakan ko sana ang kamay niya pero agad akong ring iniwas ang kamay ko dahil natatakot akong masaktan ko na naman siya. Ngumiting pagod si ate at hinawakan ang kamay ko. Shh, wala kang kasalanan at aksidente lang ang nangyari. Di ko rin naman alam na marami palang alikabok ngayon sa library. Nakahiga pa rin sa kanyang kama pero nakaside upang maharap ako. I'm sorry, di ko alam dapat hindi na kita iniwan at kinulong kasama si Rare. Pumipiyok na sambit ko, saka ako biglang sininok.
Bakit mo kami kunulong kung ganun? Hindi ko nakausap si Rer ng ayos dahil natagpuan niya ako sa gilid ng shelves na hinihika. Tanong nito na halatang napabalutan ng kuryoso ang kanyang mga mata. You both need to talk. Kailangan niyo ng closure, ate. Hindi niya talaga ako nililigawan. It's just a show. He just wants to prove to you that he move on. Mahal na mahal ka niya, ate. Ginawa ko to. Gusto ko magkausap kayo para ma-realize niya na hindi siya ang mahal mo. Kailangan niya na ma-move on dahil may pamilya ka na. Pagpapaliwanag ko. Kumunot ang noo niya at halatang naguguluhan sa sinambit ko. At kaya sana, ate, patawarin mo ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Ginawa ko lang to para kay Rare at sa'yo. Promise, wala kaming plano sirain kayo ni Chari. Lumakas na naman ang hikbi ko. Ang bigat-bigat, sobra ng mata ko. Iniwas ko na ang tingin sa akin at tumingin siya sa kisami. Bakit ka nagpapagamit sa kanya? Do you love him? Paus pa rin ang boses na sambit niya. Of course not, ate. Hindi na. Hindi ko na kaya magmahal and pumayag ako dahil bored ako at gusto ko lang makita kung paano kayo naapektuhan ni Chari. Yun lang, pangako, wala kaming masamang intensyon. Suminghot ako ulit at pinunasan ang mata ko. At I'm sorry. Binalong niya muli ang tingin sa akin, ngunit ngayon ay nangingilid na rin ang kanyang luha. Ate, bakit ikaw nagsosorry ha? Dapat ako eh. Nakanguso kong sambit, pero umiling-iling lang siya, kaya naguluhan ako bigla. Sorry for hurting your heart. Maniwala ka, hindi ko ginusto. Ah, yung ginawa nila ni Chari ba ang ibig sabihin niya? Bumuntong hininga ako bago magsalita. It's okay, ate. I don't care anymore. Matagal na yun, nakamove on na ako. And yes, totoo ang sinabi ko. Magigising ka na lang talaga isang araw na wala ka nang nararamdaman sa isang tao. Pinapatawad mo na ba ako, kami, sa mga nagawa namin ni Chari? Napatitig ako sa kanya ng matagal bago hinaplos-haplos ang buhok niya. Ate, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Ako may kasalanan dito. Naguguluhan kong sambi. And yes, ate, matagal na. Matagal kong natanggap na kayo talaga. Pinapatawad ko na kayo matagal na. Mahinahon kong sambi. Ah, to promise. Yes, ate, panghawakan ko yan ha. Posibleng dumating ang araw na magkaroon na naman tayo ng hindi pagkakaintindihan. At sana kapag dumating ang araw na yun, tandaan mong mahal na mahal ka ni ate ha. Mas lalo akong naguluhan at di ko mapagtanto kung ano ang ibig niyang sabihin. Ate, ano ba pinagsasabi mo? I love you and gusto kong sulitin ang araw na ayos tayo ngayon. Feeling ko ang sama-sama ng pakiramdam ko, ang sakit ng ulo ko kinabukasan, katawan at lalong-lalo na ang puso ko. Kahapon, last na nag-uusap namin ni ate ay agad akong nagpaalam kina mami na matutulog muna ako at huwag na muna akong disturbuhin. Pero ang totoo, simula kanina ay hindi ako makatulog dahil sa kakaisip at pag-iyak. Ang bigat ng mga mata ko at ang sakit pa rin ng braso ko na hinawakan kanina ni Chari. Natatakot na akong lumabas ulit at baka kahit anong oras magalit si mami and daddy sa akin kahit na ba sinabi ni ate sa akin na walang alam sina mami sa ginawa ko. Pero still, natatakot ako. Pagod na ako. Pagod na akong makatanggap ng masasakit na salita mula sa kanila. Pagod na akong saluhin ang galit nila. Pagod na akong may galit sa akin. Ayoko na. Gusto ko na lang mabuhay ng walang may galit sa puso dahil marami nang masyadong naapektuhan. Ayoko ring lumabas dahil kay Rare.
I know he is mad. Muntik ko na namang mapatay ang pinakamamahal niyang babae. The way he bore his angry eyes at me, nakakapang lambot, nakakatakot. Tiyak nakauwi na ngayon yun. Ang laking disturbo ko sa kanya. Nakakahiya na. Ayoko muna siyang makausap. Ayoko munang may makausap sa kahit sino sa kanila. I'm really afraid. Bakit kasi ganito ang nangyari sa buhay ko? Naiiyak na sambit ko. Pagod na ako umiyak at isipin kung ano ba ang mali sa akin. Gusto ko na lang maging masaya pero bakit hindi ko makamtan yun? Mariin, dahil ang bigat at hidapdi ng mata kong kakaiyak. Napapikit na lang ako. Naramdaman ko at narinig ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ko kaya agad kong pinikit ang mata ko upang magpanggap na natutulog. Sino kaya ang pumasok? Posibleng sina mami or kasambahay? May sparky kasi ang kwarto ko kaya nabuksan nila ang pintuan ko kahit nakalak. Naramdaman ko ang paglapit ng isang presensya sa gilid ng kama at agad kong naamoy ang pamilyar na pabango ng lalaki. Si Rare, hindi pa siya umuwi? Pero bakit? Baby, I know you're still awake. Eat first. You didn't eat lunch and it's already 5 p.m. Di ako gumalaw at nanatiling pikit ang mata ko hanggang sa naramdaman kong umupo siya sa gilid ng kama ko at narinig ko pang may nilapag siyang tray sa gilid ng lampshed. Your mom says that you're sleeping and I want her to check you because you feel sleep for 6 hours. I want to see you before I go home. He huskily said, your room is not soundproof. And yes, I hear you. Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay niya sa pisngi ko at hinaplos yun. Crying. Tinalikuran ko ito at hindi pa rin binuksan ang mga mata ko. You need to eat, baby. Napakagat ako sa labi hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili kong humikbi ulit. Lumabas ka na, umuwi ka na. Nanginginig na wika ko, pero pikit pa rin ang mga mata ko. Sa tingin mo ba ay makakauwi ako kung ganito ang kalagayan mo? Matigas na sambit nito. Alam kong galit ka sa akin, hindi mo kailangang magpanggap, umalis ka na. Nagpipigil kong sagot. Baby, look at me please. Hinaplos-haplos niya ang braso ko. Get out, friend. Hinarap ko siya at bumungo mula sa paghiga. Matalim ko siyang tiningnan, ngunit napungay-pungay na mata ang sinalubong niya sa akin. Baby, I'm not mad. I'm just. Kinagat niya ang mapula niyang labi at ipinagalaw ang panga niya. What, Rare? Huwag mo nang pagandahin ang salita mo. Galit ka, oo, alam ko. Muntik ko na namang mapatay ang pinakamamahal mong babae. Tapos yung closure niyo sana naudlot pa. Nanginginig kong sambit na nagpatapang sa ekspresyon niya. Fuck, I'm not. I'm just disappointed. Sumama ka sa ex mo at kinulong mo pa ako kasama si Akisha? Listen, at I'm not in love with her anymore. At wala kang kasalanan. Aksidente lang yun. Madiing wika niya. His eyes drop from my face downwards. Is the flying rare? Huwag ka na mag-deny. Paano ka mag-grow up o mag-move on kung ayaw mong aminin na naapektuhan ka pa sa kanya? Naiinis kong sambit at hindi ko mapigilan ang sarili kong sigawan siya. Damn it, at ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi ko na mahal ang ate mo? Stop saying that I still love her. Huwag mo kong itulak sa kanya kasi matagal na akong nakaahon sa mga bisig niya. Naiintindihan mo ba yun?
And yes, I appreciated your effort. Pero hindi ko nagugustuhan na tinatatak mo sa isipan mong mahal ko pa siya. He clenched his jaw again at dumilim ang mga niya. Sige nga, bakit nandyan pa rin ang tato na pangalan niya? Bakit ang hot-tempered mo simula nung pumunta ka ng Marawi? Dahil ba matagal mong hindi nakita si ate? Para saan pa tong palabas na legal thank-y? Pinagsisilos mo si ate, di ba? Umaasa ka na baka maapektuhan din siya sa'yo. Rare, hindi ako tanga. And I'm just here to help you. Frustrated na sambit ko. Yes, nakita ko ulit ang tattoo niya nung nag-swimming kami. Walang nagbago sa disenyo nito. Yun na yun pa rin. Hindi tanga? Tangina? Kung hindi ka tanga, bakit hindi mo mapansin at maramdaman ng gusto kita? Mariin niyang sinabi. Open for words pero walang lumabas. I'm jealous wherever I saw you with other men. Hindi bas nasabi ko na to sa'yo, pero nagbulag-bulagan ka at patuloy na tinatak mo sa utak mo na mahal ko ang ate mo. Nanuyot ang lalamunan ko at wala akong masabi. Sinulyapan ko lang siya at pansin na pansin ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple. He tilted his head and his eyes lowered. The curtain hue was true. For me, since I announced to those people in the airport that I'm courting you. Ha? Huh? Tanging nasagot ko lang. This past few months, I can't help but to keep thinking of you because I miss you damn much. During the weekend, I stay busy, so I won't get dizzy thinking of you. I daydream about you, so I sleep to stop all that. And yet, I end up dreaming of you. My heart is pounding really bad that I thought I would never get through it. Baby, I'm really scared. When you go to Marawi, I felt so scared for the first time. That's so bad. I badly want to follow you there, but I can't. There's so many pending operations that I need to accomplish. Turn between my love and my work. But I'm in the steeds of in denial that time kaya. Mas pinili ko ang trabaho kaysa sundan ka agad dun. Lumapit siya sa akin at tinaplos-haplos ang buhok ko. No, ayokong piliin ako na rare kung ganun. Isa lang ako, marami ang nangangailangan sa kanya at mabuti na lang na mas pinili niya ang trabaho niya. He hugged me and hindi na ako nakaangal pa. The moment you came, the moment you say make me pregnant. Nabaliw ako sa iyo, ang matamis mong amoy at ang malambot mong labi, ang talagang nangakit. Ginagayuma ako nito, you caught my attention. I'm so attracted to you, your kindness, your smile, your laugh at ang buong ikaw mismo. Gulong-gulo nga ako, shit lang. Di ko maamin sa sarili ko na gusto talaga kita, na mahal kita. Na-realize ko na lang nung nasa bingit ka na ng kamatayan. I'm scared to lose you, my love. Again, at I felt this feeling before at alam mo kung kanino. Mababang boses na sambit nito. Nakasubsob lang ang mukha niya sa liig ko pero hindi na ako umangal. Why me? Walang pag-alinlangan kong tanong. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? Baby, I'll wait until your heart is ready to love again.
Napapaos na ring sambit nito, and God, His smile nakaka-turn on. Pero hindi pwede ang ganito. Hindi ako naniniwala. No, you're just playing around rare. Don't fool me. We're friends, right? And you know my situation. Hindi ko kaya mabalik ang sinasabi mong pagmamahal na naramdaman mo. Ang pait kong sambit. I'll heal the pain and bruises of your heart. Not because I'm a great surgeon. I'll heal your heart because I'm in love with you, master ko. Bumitaw siya sa pagkayakap at hinaplos-haplos ang pisngi ko habang nakatingin ang diretso sa mata ko. Hindi ko akalain ng isang rare Cedric Grison na isang surgeon ang magagawang sabihin ang mga katagang iyan. Just give me a chance, baby. I will prove to you that my love is the solution or medicine to heal your broken heart. Hindi na ako nagsalita at tinitigan na lang siya ng malungkot. You know what, baby? Before I fall asleep, I imagine that I am kissing my Atara. He smiled at me. You have this incredible way of making my heart happy. Hinawakan niya ang chin ko at inangat ito. He kissed me softly. It was not my lips you kissed, but my soul, he whispered. Tatlong araw na simula nag-confess si Rare, at simula nung umalis siya naroon ay hindi na kami nagkita. Sinabihan ko siya na huwag muna magpakita sa akin at kahit anong text niya ay hindi ko naman re-replyan. Sinabihan ko siya na gusto ko muna mag-isip at huwag niya muna akong guluhin. Hirap ako matulog sa gabi at madalas tulala ako kakaisip sa sinabi niya. Tumunog ang phone ko at agad tiningnan ito. May mensahe na naman mula kay Rare. Hey, baby, I will going to the party later, but don't worry, magtatago ako at iiwasan kita para maging comfortable ka na mamaya. Take care, I love you. Halos mabitawan ko ang phone ko dahil sa gulat. Yes, hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sanay mabasa ang mga text niya na sinasabihan akong I love you. Ang showy niya. At di ko expect na ganito siya. Ang sweet niya masyado. Hindi ako sanay. Napabuntong hininga ako at napakagat sa aking labi. Maaga kaming dumating sa party. Ako muna ang nagbantay kay Akila dahil si Nani, Ginny ay nagsi-CR muna. Ma'am, nakita ko si Sir Rare, ma'am, doon sa dulo. May kausap na magandang babae. Parang linta yung babae kung makakapit kay Sir, ma'am. Grabe, pero hinayaan lang ni Sir Rare. Mahinang bulong nito na nagpagising sa mga ugat ko sa ulo. Hayaan mo, madiin kong wika. Chinichik ko ang phone ko at wala nang text mula kay Rare. Nagtiim ang bagang ko at nag-iinit ang pisngi ko sa di ko malamang dahilan. Uy, CR lang ako ha. Kailangan kong i-check ang face ko. Hindi ba ako maganda? Kaya naghanap agad siya ng bago? Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong magpa-shout out, nang iwan lamang kayo ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.